Hello po, magandang araw. Welcome to our channel. Okay, parang gulo na buko. Hindi ako nagsuklay. Kumusta po? Okay, ito si Glenda. Isa akong two-time breast cancer survivor and stage 3C, invasive ductal carcinoma, triple positive. Okay, and survivor na po ako for 4 years. Kumusta po kayo? Ang video natin ay tungkol sa pera. Okay, kasi alam ko marami na tayong mga videos tungkol sa pagkuha ng pondo, para pang chemo, may mga videos na tayong ginawa. Pero minsan, siguro po yung iba nating kapatid talaga natataranta pa rin kung anong gagawin. Kaya itong video na to ay yung step-by-step instruction, ano ba yung dapat gawin, okay, tungkol sa kaperahan. Hindi po ito yung list, kasi yung list natin, nagawa na natin before. Step-by-step, okay. Tungkol sa pera, sa pagpapakimo, una po talagang aminin natin, mahal ang chemo kasi ako 2 years akong on treatment for the first cancer. And then nag-recur, so kailangan na naman ng PET scan, kung ano-ano pa, tapos surgery ulit, o magastos talaga. Ngayon ganito, pagdating po sa pera, kailangan may sistema tayo kasi maghahanap tayo ng pera sa iba't ibang sources. Hindi po medyo mahirap po yung lump sum na ibigay sa atin. Okay, maghahanap tayo ng pera sa iba't ibang sources. Tingnan, baka hindi ako nakikita. Okay, so ang una natin gagawin, kailangan meron tayong listahan at ang listahan po ay ginawa na namin para sa inyo. Ang information na ibibigay ko ay mula kay Sir Romy Marcaida of the Philippine Cancer Society. Siya po ay speaker sa isa naming webinar. At yung mga sinulat po niya ay sinabi po niya, pinaghirapan namin i-transcribe at kinumpile ko po at yun ay naka-upload sa website ko. So ang unang gagawin para magkaroon ng listahan ng mga pwedeng lapitan ng tulong ng government agency ay pumunta muna, okay, tingnan nyo na rin sa description nito, ililink ko na rin dyan. Pero pwede rin kayong pumunta sa Facebook account ko. Huwag nyo ako i-message ha. May iba kasi hindi po ako namimigay ng pera. Listahan lang po ang bibigay ko. Sa una pa lang, pagpunta nyo sa wall ko, makikita nyo na listahan ng government agencies. Pero ilalagay ko na rito sa description box para makita nyo na dyan. Okay, kailangan nyo ng listahan. I-click nyo yung link. Again po, kailangan natin mag-gather ng funds from different sources kaya dapat may listahan tayo ng mga pwedeng lapitan. Hindi po ako namimigay ng pera. Okay? Wala po akong ganun kapasidad. Listahan po ang pwede nating ibigay. Okay, so yung listahan po, i-click nyo. Pag-clinic nyo, basahin nyo pong mabuti. Ano bang meron dyan? Meron po dyan listahan kung saan may mga malasakit center sa buong bansa, yung mga ospital. Ang huling tanong ba sa 100 plus na yan, mga public hospitals at mga district hospitals na nakipartner na rin po sa DOH. Ano ba ang tulong ng malasakit? Ay ba makapwede po tayo makalibre sa gamot at sa mga procedures? Meron po sila mga hinihinging requirements na nakalista rin dyan. Katulad ng certificate of indigency at yung prescription, yung computation mula dun sa doktor at may mga ilan pa pong kailangan yung kayong i-present. Meron dyan white card, may ganon. So puntahan nyo lang po yung binigay ko na link. May listahan po dyan tungkol sa malasakit center, maliban sa lokasyon ng mga clinic, pati requirements. Meron din dyan tungkol sa PCSO, meron din dyan tungkol sa PhilHealth. Babasahin nyo lang po, pero kailangan nyong basahin. Minsan nangyayari po kasi, binigay na namin yung link, yung listahan, itatanong pa rin po, hindi po talaga mahilig magbasa ang mga Pilipino na nakakalungkot. Kailangan po matuto tayo magbasa, okay? Kaya po tayo na fake news sa kung ano-ano, nagre-redel lang po tayo sa TikTok or sa Facebook. Hindi po, natuto po tayong magbasa. Nandyan na po, ginawa na po namin, pinagtulung-tulungan mga cancer patients po ang nag-transcribe niyan. Kasi nung nagsa-seminar po, ang ginagawa ko, vini-video ko dahil alam ko, isi-screenshot ko yon para ma-transcribe ng mga cancer patients ng mga ka-team ko, officers ko sa Survive Strong. Sila po ay talagang nagtulong-tulong na i-transcribe yan, tapos kinumpile ko na at in-upload sa website namin. Kailangan po matuto tayong magbasa, kailangan masipag tayong magbasa. Hindi, nandiyo dyan na po kasi minsan yung listahan, tatanong pa, paano kami hingin ng tulong, saan kami lalapit, nandiyan na po yung link. Minsan po kailangan natin talagang mag-take ng initiative or magkusa na mahanap ang sagot, lalo pa ay nakaprovide na po dyan yung listahan. I-click nyo na lang po at babasahin. Okay, ano pa ba ang nandyan? Okay, nandyan din ang listahan ng ibang government agencies na pwedeng lapitan ng tulong. Ang ano lang po dyan, catch lang po dyan, kakapalit lang ng ating Pangulo. So baka magpalit din po ng ilang opisyal. Kunyari dyan, meron si VP Lenny, hindi na po siya ang VP ngayon. Mamimigay pa rin po ba sila ng pera? Wala pa po akong balita, pero meron po silang project yung
Ay, ayokong banggitin kasi ano eh, baka mag-expect kayo na hindi ko pa rin kasi alam po ang galawan doon. Abang-abang na lang din po kayo, pero kung sisilipin nyo yung link na binigay namin, may iba pa pong listahan doon ng government agencies na maari nyo rin pong i-try, okay? Okay, kasi baka ako baka ang dating ako nag-commit sa inyo ng tulong from them, eh wala naman din silang sinabi. Syempre, mag-aabang po tayo ng balita dahil napakaganda rin po ng proyektong yon. Pero maganda po, i-try nyo rin po yung mga ibang nakalista doon sa link na ibibigay ko. Again, kailangan po natin mag-take ng initiative na magbasa. Andun na po ang mga pangalan ng government officials na pwedeng lapitan. Baka pwede pang i-try kasi yung iba po dyan baka wala na sa katungkulan. Try lang po kapag may nabalitaan ako na bagong set of government officials na maaring magbigay ng tulong, financial, in cash or in... ano ba yung tawag mo doon? Guarantee letter form, gagawa po tayo ng bagong listahan. Okay? Alright, next. Meron din po dyan listahan ng mga NGOs. Ayan. Yung mga NGOs, baka malamang nandyan pa rin yan. At mga private organizations na nagbibigay ng tulong. Kung kunyari, may isang simbahan. Alam ko, may isang simbahan na nagbibigay silang tulong. Kunyari, 3,000. O pamasahe din yun. O isang buwan din na letrozole yun, diba? O pag nakabili ka ng discounted, pag may PWD ka, edi discounted ka pa. So, nandun po yun sa listahan, ilalagay ko sa description box, nandun din po yun sa wall ko, listahan ng government agencies. Pero wag na kayo lumayo, dito na lang silipin nyo na lang sa aking, dito sa description box ng video na ito. Okay? Again, baka po yung ibang government officials doon ay wala na sa katungkulan. So, pwede nyo pa rin pong i-try pero mag-aabang na po tayo din ng bagong set of government officials na maaring magbigay ng tulong sa atin. O malay nyo po, meron ng magtayo ng ospital. Malay natin, meron ng magtayo ng ospital sa for cancer patients kasi may lung center, may heart center. Bakit walang cancer center? O, diba, sana meron talagang ospital at libre. Sayang nga, hindi nanalo si Dr. Willie Ong. Pero di bali, umasa po tayo na marami pang magandang mangyayari. Baka po may ibang maging daan para makapagpatayo sa bansa natin ng cancer hospital na ang maganda yung merong dorm sa paligid para yung mga taga-probinsya hindi maghahanap ng uuwian kapag sila ay magkikimo at galing sila sa malayong lugar. Okay? Ayan, so yan po ay ilan lamang sa mga laman. Nung link na i-click nyo, maliban dyan, meron din po dyang link nung webinar mismo na ginawa. Panoorin po ninyo yon. I mean, alam ko na hindi tayo lahat ay masipag mag-aral. Ang pag-aaral na sinasabi ko is hindi yung sa eskwela. Hindi tayo lahat masipag magbasa. Yun na lang. Pero kapag po gamutan sa cancer, ako kailangan ko talaga magbasa ng magbasa ng magbasa. Lalo pa yung mga side effects ko, madami dahil ang tagal ng treatment ko, advanced staging. Kung nakikita nyo po, uy, parang medyo marami ako na isi-share kasi po marami akong inaral, marami akong binasa kasi mahilig po talaga ako mag-aral. Eh, syempre kailangan kong mabuhay o kailangan ko alamin ang mga bagay-bagay kung paano i-deal yung side effects para hindi ako tanong ng tanong. Kasi minsan yung mga tatanungin ko, may sarili din sila pinagdadaanan, yung mga cancer patients on treatment pa yung iba. Nagkusang loob na rin po ako. Babalikan ko yung webinar na yan, diniscuss namin dyan yung mga strategy paghingi ng tulong. In fact, pati yung tamang behavior paghihingi ka ng tulong, nandiyan na po mismo. So panoorin nyo po yung buong webinar. Kasi yung mga diniscuss na, yung mga listahan, diniscuss po yan sa webinar mismo. Nandiyan na po yung tulong, punong-puno po yan ang tulong, yung link na yan na ilalagay ko sa description box. Kailangan lang po kanya-kanyang diskarte. I-click nyo yan, basahin nyo, and ipaprint. Ipaprint para dala-dala nyo lagi kung saan kayo magpunta. Yung pagprint nyo yan, picturean nyo na sa telepono nyo, gaganon nyo na lang kasi maliit yun. Gaganon nyo na lang. Picturean nyo na lang para... Anong tawag mo rito? Kahit saan kayo magpunta, hindi nyo madala yung papel, dala nyo yan. O kung ano, i-send nyo na sa messenger nyo. Wag naman sana, no, mawala yung phone. Wag naman sana. Pero in case, maiwan yung phone sa bahay, di makigamit ka ng phone ng iba, nasa messenger mo pa rin, sinend mo sa sarili mo yung mga pictures nung listahan na yan. Okay? Kailangan po nating dumiskarte, mga kapatid. Kasi hindi po, andyan na po yung information, hindi po... makakatulong sa inyo laging paano kami ganito, paano kami ganyan. Nandiyan na po ang listahan, i-click nyo na lamang po yung pre-provide namin na listahan, tapos i-download nyo para makita nyo, pati po yung listahan ng mga malasakit centers all over the Philippines, nandiyan din po, plus the requirements and many more.
So again, ini-encourage ko po kayo na kung pagdating sa gamutan sa cancer, yung pondo, may mga pre-provide po tayong listahan na maaaring yung lapitan, maliban na lamang po sa ilang government officials kasi nagpalit na nga po tayo ng ilang official, pero pwede nyo pa rin pong i-try. Okay? At may mga nag-message na po sa akin na nakakuha talaga ng tulong. So ang ganda po nung feedback eh, kahit papano, basta iipunin lang po natin, ano, tsaga-tsaga kasi maliliit yung makukuha minsan malalaki, tapos guarantee letter, discarte talaga. At maganda rin po na gumawa ko mo kayo ng notebook. Yung notebook, ilista nyo doon, oh, eto yung, ako naglilista ako dati, okay, itong mga cycles na to, sa Roche ko itong makukuha, itong cycles na to, kailangan kong gastusan, eto sa PCSO. O may gano'n, ayan, nabulilyaso nga lang yung PCSO ko, kaya nawala din yung Roche, lumipat ako sa government hospital. So dami po ng gamutan, you have to be able to keep track of things, yung saan kukuha nito, saan, diba, at kung kailan yung pupuntahan yung ganito, ganyan, kailangan may sarili kayong notebook para hindi kayo maliligaw, hindi kayo malilito, at syaka, hindi wala kayong, uy, naku, kailangan ko na pala itong puntahan, ano, kanina, hindi ko napuntahan, sayang. O, diba, kailangan po may sistema talaga. And, dahil po pag nakakimo, mahina ang memorya. Teka, padaan mo na lang dyan sa mahina ang memorya. So, ang maganda, magpatulong kung meron kang pamangkin, magaling sa internet, magaling sa computer, patulong ka. Total, madalas naman sila nag-Facebook, alam nila yan. Paano ba mag-download? Paano ba i-click to? Paano ba yan i-print? O, diba? Baka dadalin lang yan sa internet shop. Again, kailangan po sa gamutan, may diskarte. Pwede tayo may mapagtanungan, pero yung mga pinagtatanungan nyo po, kunyari kami, hindi po kami ang kikilos para sa inyo. Kasi po, syempre po, yung iba sa amin on treatment pa, yung iba dun may sarili ding buhay, yung iba nagsisimula na ng buhay, bumabalik na sa trabaho. Kailangan po kanya-kanyang discard tayo. Ang pwede po namin magawa ay mag-provide ng information, at yung link nga po na yan ay pinaghirapan po namin yung i-compile, in-organizing po namin yung webinar, nag-ipon pa ng mga donations, ng prizes, pero sa contest po, matagal na yan ha, hindi na po yan uubra. Pero yung webinar po rin po rin mapanood, at syempre meron po tayong guest doctor dyan sa webinar na nandyan sa link na ilalagay ko sa description box. Ako po yung nag-speak sa isa. Yung isa po ay si Dr. MV Campo. Nag-aral pa po yan sa England. So meron dyan mga tinurong napaka-importante kaalaman ukol sa cancer. Again, i-encourage ko po kayo na mag-aral. At okay lang po na mag-Facebook tayo kung yung pinapanood natin ay maayos. Okay? Okay lang po na mag-TikTok kung pinapanood natin ay reliable. Hindi fake news, okay? Baka ma-fake news, ma-fake news tayo. Kaya maganda po is alam din natin kung paano saliksikin ang mga information na nakukuha natin. Lalo yan yung gamutan, okay? Ito po ay pinagtulong-tulungan namin sa Survive Strong at the Pinky Town Warriors. At may kasama po tayo yung project director na doktora, si Dr. MV Campo. Okay, so mga kapatid, again, ini-encourage ko po kayo na magbasa, mag-click, andyan na po yung listahan ng mga pwede nating lapitan. Panoorin nyo po itong video na to, panoorin nyo po ulit at i-share nyo po ulit sa mga support groups ninyo, and para marami rin tayong ma-reach out, kasi kailangan talaga may sistema tayo pagdating sa paglilikom ng halaga for our treatment. Okay, again, feel free to share this video with your friends, and sana po ay magparamdam din po kayo ano po ba ang naitulong sa inyo nito, ano po ba ang natutunan, i-share nyo lang po dyan, okay? Binabasa ko po yung mga comments ninyo, sinisikap kong maregular, napaka-busy lang po talaga ngayon, pero binabasa at binabasa ko po yan, okay? So maraming salamat po mga kapatid, and tuloy lang po ang laban, tuloy lang po ang gamutan, at pagsisikap na makakuha ng pampagamot. Marami na po tayong videos kung saan pwedeng lumapit. Ito nga po yung link din na sinasabi ko, nandiyan din. And if you are already on treatment, ang kailangan mo namang tulong ay yung tips kung paano ang buhay galawan during treatment, paano i-handle ang side effects, not only physically, kasama na yung mga emotional baggage, yung psychological, spiritual, yung manual talaga yung kailangan mo for cancer treatment. Okay, meron po ako niyan na ginawa na for you, ang Stage 3G. Yan, Grit, Grace, and Gratefulness. It's an e-book po na pwede natin gawing manual during cancer treatment. It's still available. Discounted pa rin po. And paano yan mabibili? Okay, punta lamang po kayo sa www.thepinkytown.com. Okay, and when you read that, makikita nyo dyan ang information kung ano yung mga mabibenefit. Once you message me, lagay nyo rin po dyan kung anong stage kayo. Kwentuhan nyo naman po ako para malaman, magkakilala tayo kahit papano. Huwag lang bentahan.
Gusto ko rin po kayo makilala at kung ano na po ang kalagayan niyo ngayon. Okay? So maraming salamat po again about the book. It's www.thepinkytown.com. Okay? And yung link nasa description box. Ilalagay ko rin yung link ng ating listahan ng government agencies na pwedeng lapitan for help for cancer treatment. Okay? Maraming salamat po. God bless you all. Stay safe and keep on praying dahil habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye!